totoong hindi ko anak si Lourdes. Hindi ko na malayan na nagtataksib na pala ang asawa ko. Nabuntis siya ng kanyang kalaguyo. Si Lourdes ang naging bunga. Amay ko! Oh no! It's Martin! Huwag ka na! Subukan ako! Huwag ka na! Huwag ka na! Hindi ko kaya, Lucia! Bye-bye! Ay, naku, salamat. Nasodyan na mga apo ko. Si Veronica! Sandali natin siya sa ospital! Buwakan niyo ko! Buwakan niyo siya rin! Kurungan na natin siya, oo! Oh. Dahan, dahan lang po! Dahan. Ulo, yung ulo! Wala pa rin ba si Jacinta? Wala pa, ate. Asan na kaya siya? Eh, di nag-aalala ka rin. Ibig sabihin, mahal mo na rin siya. Mahal ko naman siya, ate. Kaya lang. Saan ka galing? Palipas lang. Nagkising ka pa. Hinihintay kita. Nag-aalala ako para sa'yo. Nag-aalala? Bakit? Baka napaano ka na. Alam ko, nasaktan kita sa sinabi ko kanina. Alam mo, Antonio, alam ko naman na wala akong labang kay Lucia. Alam ko na siya pa rin ang mahal mo hanggang ngayon. Na lagi ako magiging pangalawa sa puso mo. Oo, inaamin ko, mahal ko pa rin si Lucia. Pero hindi ibig sabihin na ayaw kitang mahalin. Ilumam mo ako makalimot. Gusto ko siyang tanggalin sa sistema ko. Gusto kitang mahalin. Ikaw lang, Asita. Mga nanay, alam niyo na ba kung nasan sila? Kung wala naman sila sa simbahan, nandun lang sila sa mansyon. Eh baka naman naglakwatsa. Ano ka ba naman, Sister Cecilia? Saan ka ba naman nakakita ng ibon at dagana na mamasyal? Sa TV, tinutulungan nila yung bida laban sa kontrabida. Hmm? Ah, teka. Baka nga. Baka nga ano, Nani Marcelina? Baka nga, tinutulungan kanila. Oo nga, baka naman inaalam nila ang plano ng tatay mo laban sa'yo. Naku, dapat hindi. Baka mapahamak lang sila. Napakasama ng tatay ko at si Veronica, no? Baka kung ano mangyari sa kanila. Mrs. De Vera? Naku. Kayo po ba yung kasama ng babae? Oo. Eh, kamusta na ho siya? Mabuti naman siya. Mabuti na lang po walang nabaling buto. Nabugbog lang, pero sandali na at mawawala rin yun. Ay, naku, salamat naman po kung ganun. Sige, mayuho na kayo. Marami po salamat. Marami po salamat. Ako nga dapat may pasalamat sa iyo eh. Kumain ka na ba? Baka nagugutong pa na iha. Eh, hindi ba po? Ah, sige na. Ay, kasamahan mo kasi ako nagugutong pa ako eh. Kanina pa akong binagahaponan eh. Sige po. Naku! Naku! Patay tayo na kay Martin! Naku, panalaman yung nawala sa Veronica! Eh, kung sabihin nila kaya natin na nagpupumigla si Veronica, tapos ayun, nakataka siya! Ano yun? Hindi naman tayo duguan! Ano kasi yung pagpipigyan ang ginawa natin? Ha? Oh, ano? Ano naisip? Eh, sabihin na lang natin na baka pumunta lang sa mall. Nang walang mukha? Ano nga? Ano pa to?
Isip ko na. Ang gagawin natin dahilan. Excuse me. May I make a suggestion? Suggestion? Eh, ibon ka lang naman. Ano ka ba kung sasuggest ka? Hindi mo ba alam na ang mga ibon ang pinakamatalinong hayop sa mundo? Boss, wala naman akong narinig na ganyang chismis. Chusera ka. Eh, wala ka naman yata ang pinag-aralan eh. Aba, iniisuso mo ba kami, ha? Hindi naman yun ang ibig sabihin ni Tweety. Ang ibig niyang sabihin, dahil mga ibon kami, mas malawak na lugar ang mararating namin para mahanap si Veronica. May point sa Otlum. Promise, ha? Pag pinakawalan ka namin, babalik ka? Of course naman. Hindi naman namin maiiwan mga friends naming daga, you know. Kung sabihin, naniniwala ka dyan. Hindi ah, ano ako tanga? Ano bang pangalan mo? Agatha po. Saan ka nakatira? Santa Rita. Gusto mo, hatid na kita. Huwag na po. Sige na, hatid na kita. Ayoko pong umuwi sa amin eh. Bakit naman? Pinagtangkaan po akong gasain ang sungit ko. Ano? Tumakas lang po ako kaya may isang damit po wala akong dala. Tumakbo ako ng tumakbo. Hanggang sa nakita ko po kayo sa kalsada na munti ka na po kayo masagasaan. Kaya agad ko na po kayo tinulak. Eh kung ganun, doon tayo sa aming maghapunan, sumama ka na lang sa amin. Hindi po kaya kalabasan na po yun? Ako hindi. Sa palagay ko, sadyang pinigtag po tayo ng Panginoon dahil parang tayo mo ng pamilya masasandali. Siguro nga po. Pablo? 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 Anong ginagawa mo dito, ha? Magandang gabi po. Gusto ko lang sana makausap si Pablo. At anong kailangan mo kay Pablo? Ha? Gusto ko lang naman mo siya makausap. Kailangan ko kasi ng tulong yung nanay ko. Si Tito Lourdes po. Impostora ka talaga. Nalilito ko na sa pagsisinungaling mo. Huh? Bakit sinasabi mong anak ni Lucia? Si Veronica ang anak ni Lucia. Alam ko ang katotohanan dahil ako ang ama ni Veronica. Esensyo na po kayo, pero gusto ko lang naman makausap si Pablo. Wala na po kasi akong ibang malapitan eh. Hindi ako naawa sa mga peking luwang yan. Wala kang makukuhang tulong dito. Pwede ba umalis ka na? Umalis ka na! Bernadette? Pablo? Bernadette! Ano yung nangyayari dito? Pablo, kailangan ko yung tulong mo. Hey, Pablo, huwag kang makasama-sama dyan. Nay, kailangan ko siya tulungan. Kailangan ko siya samahan. Pablo! Pasensya na po siya, Tommy, Nay. Eh, kailangan ko talaga samahan si Bernadette. Pasensya na po. Aba! Mula ngayon, dito ka natitira. Ano ka mo? Anong sinabi mo? Ang sabi ko, dito na siya titira. Siya nga pala si Agatha. Eh, sino yan? Siya ang taong nagligtas sa akin. Malaki utang na loob ko sa kanya. Eh, ano ngayon? At sino nagsabing pwede kang magpatira dito ang sino-sino? Bakit? Eh, sino ka naman para pigilan ako? Hindi rin naman ikaw may-ari ng bahay na to. At saan mo patutulugin yung babae yan? Sa kwarto natin? Oo. Kaya ikaw, maghanap ka na ng matutulugan mo. Hindi ako papayag.
maawa na po kayo sa akin. Wala na po akong ibang matutuluyan. Kahit gawin niyo na lang po akong katulong, kahit walang sweldo, magkaroon lang ako ng masisulungan. Bahala na kayo. Papa, huwag mong sabihin sa akin pumapayag ka. Oo. Kaya maghanap ka na ng ibang matutulugan. Salamat ho. Pablo, pasensya ka na. Salamat. Sinaway mo na yung chong mo, tsaka yung nanay mo nanday lang sa akin. Wala yun. Ano naman kasi, ayoko pa talaga bumalik sa amin. Nalulungkot ako doon. Bakit ano naman nangyari? Nag-away kasi ang Tita Lourdes at ang lolo. Wow, bagong-bago yan, Bernadette, ha? Nalaman kasi ni Tita Lourdes na hindi pala siya tunay na anak ni lolo. Eh, di kinin mo siya anak? Anak siya si ibang lalaki ng lola ko. Eh, di hindi rin niya kilala tatay niya? Hindi. Pareho pala kami. Eh, kahit ako, hindi ko rin kilala tatay ko. Kaya siguro naiintindihan ko yung nararamdaman niya. Buong buhay niya, inapis siya ng lolo ko. Tapos bigla niya na lang malalaman na hindi pala siya tunay na anak. Sobrang nasasaktan nga ang Tito Lourdes eh. Gusto ko siyang tulungan pero galit naman siya sa akin. Ayoko siyang nakikitang nahihirapin eh, pero hindi ko na alam ang gagawin ko. Madali lang yan, alam ko na. Pumunta ka sa harap niya. Mag-song and dance number ka. Yun lang yun, parang kailangan. Sa dalawa at tatlo, ang tatay mong kalbo. Apat, lima, anim. Alam mo Pablo, sira ka talaga, no? Eh, syempre. O, sige nga, ikaw. Ikaw, gawin mo yung kay Tito Lourdes, ha? Sa harapan niya, ha? Eh, naman, pinapatawa lang kita, eh. Pero alam mo, buti na lang at nandiyan ka. Kahit sobrang malungkot ako, napapatawa mo talaga ako, eh. Salamat, ha? Okay lang yan. Palagi naman nandito, eh. Kasi, love kita. Oo nga pala. Buti ako yung pinuntahan mo. Eh, kadalasan si Bamboo yung tinatakbuhan mo, eh. Oo, oh, ano? Bakit kaya ikaw ang pinuntahan ko at hindi si Lorenzo? Baka kasi, love mo na ako. Baka ba? Shh! Halika na nga! Tara, tada ka ta. Duman muna tayo ng simbahan, ha? Sige na, tara. Salamat to. Sige po. Father, mahiwaga po talaga pagkatao ni Bernadette, ano? Bakit naman? Kasi po, nung dumating siya, biglang nagulo yung buhay ng tao, lalo na yung kay Aling Lourdes. Tapos sinasabi pa niya na anak siya ni Aling Lucia. Tapos napansin natin na malapit siya sa madre. Tapos biglang kilala niya pala si Imang, tapos ngayon sinasabi niya siya si Imang. Ano mo talaga pagkatao ni Bernadette? Alam mo, Lorenzo, alam ko na kung bakit ka payat. Bakit naman po? Kasi, ang dami mong tanong. Ang dami mong iniisip. Malakas magpapayat ng stress. Alam mo ba yun? Ah, kaya pala. Kaya pala ano? Kaya pala po kayo mataba kasi wala kayong iniisip. Lorenzo, teko, niloloko mo ha. Eh, alam ba na nanay mong ginagawa sa'yo ng tiyan mo? Opo. Oh, hindi ko ba niya pinagtatanggol? Hindi ko naman po kaano-ano nanay ko eh. Paano nangyari yun? Ampon din po ako ng nanay ko. Asan yung tunay mong mga magulang? So, pagkakalam ko po, kinuha ko ng tatay ko sa nanay ko. Tapos, namatay yung tatay ko. Kaya naipaampan ako. Kawawa ka naman pala talaga eh. Ano? Huwag na.
Huwag ka nang maghugas. Akala ko mas katampaan mo. Oo nga po, pero okay lang naman po eh. Hayaan mo na yung mga katulong ang maghugas ng, ano, ng mga pinggan. Para makapagpahinga ka. Eh, konti lang naman po. Kaya dapat kayo na lang po magpahinga. Ah, sige. Pagkatapos mo dito, pumunta ka sa taas, tapos yung pangatlong kwarto sa kaliwa, nagkapumunta, ha? Sige po. Sige. Salamat po. Nandito si Lutis. At saka kasi nga may peligro. Uy! Nandito si Martin! Yan! Yan mismo ang peligro. Ay, Madeline. Sino naman yung babaeng lumalapit na yan? Alam kong kape yan. Bakit mo ako dinala ng kape? Alam ko naman pong ayaw niya sa akin. At sa tingin mo dahil sa isang tasa ng kape, eh magugustuhan kita? Hindi po ako kalaban. Hindi ko rin makagustuhan na mapunta dito. Desisyon niyo ng asawa niyo. Kaya nga mali eh. Desisyon ng asawa ko. Kung di niyo ako matanggap, ituring nyo na lang akong katulong dito sa bahay. Katulong? Marami na kaming katulong. Eh, katulong daw yata eh. Ano? Bagong katulong? Oo daw, yung pagkakarinig ko. Bakit naman ganun ang itsura ng bagong katulong? Parang sumobra naman yatang postura at ganda. Bakit? Wala bang katulong na maganda? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ang ganda niya, no? Galit ka ba sa magaganda? Sinabi kang hindi na ibig ko sabihin, eh. Alam mo kung kanino ako galit? Saan? Sa slow. Bakit slow din siya? Nalaman mo? Shhh! Nakakay maingay. Buti pa, umalis na tayo dito. Alam mo, believe din ako sa'yo. Bakit? Kasi sa dinami-rami ng problema mo, kahit gaano ka bigat, saan talaga nagdadasal ka? Hindi mo, pumunta pa tayo sa simbahan. Tsaka yun, nagdasal ka nga talaga. Diyos lang ang pwede kong kapitan ngayon, Padre. Bakit? Eh, kahit ako naman, pwede mong kapitan na. Eh, siyempre. Eh, ilan lang naman kayo na pwede kong tawagin na kakampi ngayon, eh. Bernadette, kung nagsasabi ka ng totoo, eh, ba't di mo ipaglaban? Eh, paano nga kung ayaw nilang maniwala sa akin? Paglaban mo, Bernadette. Kaya mo yan. Okay? Kaya mo yan. Okay ka na. Katid natin sa inyo. Okay? Tara. Kaya mo yan, Bernadette. Pablo, maraming salamat sa pagkatid mo sa akin, ha? Kahit minuminuto pa ka tayo, Ted. Okay lang sa akin yun. Eh, yun. Minuminuto ako nandun sa bahay ninyo. Kahit sigo-segundo pa, okay lang sa akin. Kung gusto mo nga, para hindi ka na mapagod, doon ka na tumira sa amin, Bernadette. Pero sa bagay, no? Kung mapagod ka sa amin, tama, kung gusto mo, dito na lang ako matutulog. Dito na lang ako. Alam mo, nakakatawa ka, no? Ito naman. Baka gusto mong alokin ng kape. Ay, naku, Pablo. Sige na, umalis ka na. Walang kape dito, ha? Kaya tignan mo, mga tao, hindi ninenebros. Sige na, umalis ka na. Sino ka? Ako si Agatha. Dito ako nakatira. Ikaw nga ang dapat ko tanungin eh. Sino ka at anong ginagawa mo dito? Nandito siya kasi dito siya nakatira. Anak lang naman na may-ari ng bahay si Bernadette, ano? Ang tanong, kung ano ka ba dito? Dinala ako dito ni Ma'am Lourdes. Kaya, dito na ako nakatira. Dinala ka dito ni Tita Lourdes?
Oo, ako nagpatira sa kanya dito. Ikaw, ano pang ginagawa mo dito, Bernadette? Po? Ba't hindi ka pa umalis? Eh, nandito nga po kami para sa inyo eh. Kung sabihin ka, sabot ka rin ang babaeng to. Opo, ma'am, pero hindi sa masamang iniisip niyo. Ano? Gusto niyong bilugin pare-pareho ulo ko? Tita Lourdes? Kung ako sa'yo, aalis na ako dito. Sasama na lang ako sa kapatid ko. Hoy! Ang sisit ng dalawa! Ang hati talaga, oh. Kasi natutuwa ako sa inyo eh. Kaya ikaw, Antonio, wag na wag mo nang mapaiyak-iyak yan si Jacinta, ha? Huwag kang mag-alala, ate. Hindi na muling iiyak si Jacinta. Siguro duwi mo. Dahil ako ang makakaaway mo. Nay! Tony, halika si Jacinta. Oh. May balita ako. Galing sa mansyon. Ano yun? May bago silang kasama sa bahay. Eh, sino na naman? Si Agatha, inampon daw po ni Ma'am Lourdes eh. Inampon? Paano inampon? Ewan ko nga po eh. At tapos, si Ma'am Lourdes nalaman niya na hindi siya tunay na anak kay Don Francisco. Alam! Eh, paano nangyari yun? Eh, hindi ko nga po alam eh. Kawawa nga po si Berlet. Pati ako nadamay doon sa galit ni Ma'am Lourdes eh. Ang sabihin mo, talagang impostora yung babaeng yun. Antonio, huwag ka naman ganyan. Mahal ko yung tao eh. Hoy, Pablo! Tigil-tigilan mo na yung babaeng yan, ha? At saka ikaw kanina, ha? Sinuway mo kami ng tsotonyo mo. Halika sa loob. Mag-usap tayo. Halika! Halika! Antonio, kailangan ko yata magpunta ng mansyon. Nararamdaman ko parang kailangan ako ni Lourdes, eh. Ito, ay, kasya to sa'yo. Maraming salamat po. Ma'am Lourdes, sino po yung babae kanina? Si Bernadette. Dinala siya dito ng kapatid ko eh. Sabi ng kapatid ko, siya daw yung nawawala niyang anak. Pero hindi yung totoo. Sino po yung tunay na anak na kapatid niyo? Si Veronica. Ako nagpalaki sa kanya. Akala ko noona siya ang tunay kong anak, pero anak siya ng kapatid ko. Nasaan po yung tunay niyong anak? Isa siyang kuba. Nung malaman ko siya ang anak ko, pinatay na siya. Pinakalatkat siya sa kabayo. Tinulog sa bangin. Kawawa naman po pala kayo. Malungkot ang buhay ko agad, ha? Nawalan ako ng anak. Nagkasira kami magkapatid. Nalaman kong hindi ako tunay na anak ng papa. Wala nang natira sa akin. Huwag po kayo mag-alala. Nandito naman po ako eh. Siguro nga tama kayo na itinadhana tayo magkakilala. Ako na lang po maging anak ninyo. Pakawalan niyo na kasi kami para makatulong kami sa paghahanap. Parating si Martin. Patay kayo pag hindi nyo nahanap si Veronica. Hindi kasi mo, huwag naman kumalim natin sila.
That's right, Otlong. Kaya set us free, please. Dali, paparating na si Martin. Tulog, Sister Marceline. Sister Cecilia, tulog ka na ba? Hindi pa nga rin eh. Clara, bakit hindi ka makatulog? Eh kasi nag-aalala ako eh. Kinukutuban ako na parang may ginagawang masamang plano tong si Martin at ang mga itik. Pareho tayo eh. Ha, talaga? Oo. Sister Cecilia, bakit hindi ka makatulog? Kasi meron akong nararamdaman. Oh, ikaw din? Oo. Ano? May naririnig ako nagagalit. Talaga? Anong nagagalit? Yung sigmura ako nagagalit. Nagugutom ako eh. Ay, yung galit ko, naririnig ko? Naririnig ko. Matutulog na ako. Okay, so mapatulogin kita. Hindi na, tulog ako. Tama na yan. Alam mo talagang hindi ako mapalagay. Eh kung... silipin natin sa salamin. Correct, sister! Go, go, go! Diyan, diyan! Dali, dali! Are you ready, sisters? Ready. Ready. Salamin, salamin, salamin! Sandali naman! Uy! Ano pa? Mabuti pa. Kumunek na lang kayo sa akin. Connect! Connect! Salamin, salamin, sa popo! Salamin, salamin, sa popo! Oh! Ayan ang mga itik ko. Oh! Eh, parang wala naman silang ginagawa, ah! Oo nga, no? At saka si Martin, parang wala rin namang ginagawa. Si Martin, saan? Anong ginagawa? Saan? Wala! Eh, wala naman siya dyan, eh. At saka wala rin si Veronica, oh! Palagay ko, mga sisters, tama ang kutubo. Mayroong hindi magandang ginagawa si Martin at Veronica. Paningin, ako pa ay may pagkakataon.